Kung natatandaan nyo yung motor ko dati na si Puli, which is yung Honda Click 160 ko, sobrang daming bumili ng motorsiklo na yon. Kaya naman, ano ba ito nakikita ko? Meron ka mukha dito si Puli. Slipin natin yung araw itong pinaka nire-request ninyo na Samurai 155i. Tara! Take a look at this, Nedesis. Bagong Samurai ng Euro Motors. Tingnan nga natin kung yung specs and features ba niya eh. Talagang kamukha lang ng Click 160 o may ibubugan din talaga tong motorsiklo na to. Kung makikita nyo dito sa front face niya, Nedesis, ito yung isa sa mga unang napansin ko. Napakaganda ng kanyang daytime running light dito. Tuloy-tuloy yung kanyang pinakailaw at isang buong assembly dito. Unlike dun sa Click 160 natin na parang merong konting separation sa magkabila, super aggressive na parang combination nga halos ng Aerox at saka ng Click 160. Tapos, isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, LED na po yung kanyang ilaw in split LED na, tapos meron pang passing light. At kagaya ng mga request ng karamihan sa inyo, kahit na always on naman talaga ang mandatory sa LTO, ay marami pa rin sa inyo nang gusto ng switch para sa ilaw. So, pwede mong patayin ang ilaw at pwede mong buksan. Now, aside pa doon, Edises, isa sa mga napansin ko sa kanya ay meron tayong bagong colorway dito. Unlike before, sky blue, red, and black, itong pinakabagong kulay nila ay mas pinaelegante dahil matte blue. Ayan, no? Napakaganda ng fairings niya sa personal, Edises. Pag nakita nyo siya, makikita nyo na napakaganda talaga ng paint job niya. At hindi nyo masasabi na putyo-putyo motorsiklo. Kapag nakasalubong nyo nga ito sa kalsada, premium na premium din yung datingan eh. May minimalist lang tayo na Samurai decals dito. At saka Euro Motors na letter E that is made of jelly. Tapos of course, meron din tayo mini windshield dito para sa ease of fatigue during long ride and better aerodynamics. Tapos dahon type naman yung ating mga side mirrors. Yung kanyang mga brake levers ay meron din matte na paint job. At isa sa napansin ko sa kanya ay naka-disc brake na po siya sa unahan with dual path caliper. Naka-CBS na rin po siya or naka-combined braking system. So kapag ka pinigam mo yung kaliwang brake lever, ay may sumasamang unahan. 70% sa rear at 30% sa front. O diba? Talagang sabay na sabay na sa mga modern braking system. 100x80x40 naman yung kanyang gulong sa unahan. At kung magpapalit kayo ng gulong in the future, isa sa mga pinagkakatiwalaan ko ay yung Zeneos tires. So yan ang pwede natin ipalit sa mga gulong natin just in case napudpud nyo na yung stock to stock. Kasi sinasabi ko sa inyo, Ladies, na Euro Motors to, hindi kagaya ng iba nating mga nare-review na mga kamukha lang, itong isang to talagang maibubuga. Kung makikita nyo, keyless system na po siya. Pwede mo na siyang susian. Kung makikita ninyo, fully digital na rin po yung kanyang meter panel, Nedesense. At isa sa maganda sa kanya, kumpleto na with all the information that you need at medyo kakaiba yung styling niya compared sa mga nakasanayan nating motorsiklo. Nagustuhan ko yung kanyang pinaka meter panel, Nedesense. We have the indicator here for the fuel. May orasan tayo, RPM indicator, speedometer, total odometer, temperature. Parang yung sa mga analog display. And then meron lang tayong E dito for Euro Motors. And then two configurations. Actually, this is just a style, if I'm not mistaken, kasi hindi ko siya napipindot. Pero ito malupit sa kanya, Nedesis. Silent start na siya, wala ka nang maririnig na ignition sound, which is mas maganda at mas magaan sa makina. At the same time, ito napansin ko sa mga bottles niya. Meron siyang idling stop system. Mas makakatulong ito para mas makatipid tayo sa gasolina kasi within 3 to 5 seconds na hindi mo tina-throttle ang makina, mamamatay yung engine. Then twist mo lang ulit yung throttle and aandar ka na. O di ba? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan na kamukha na may ipapalagpas sa specs and features. Astig, di ba? Buot pa doon, Edises, yung ating malagi nire-request sa mga motorsiklo na hindi matupad na ibang brand sa kanilang category ay in-incorporate dito ng Euro Motors dahil naka-liquid cooling system na rin po siya. So nagagawa niyan, of course, kapag mahaba yung biyahe natin, meron tayong peace of mind na hindi titirik or mag-overheat yung motorsiklo natin. Sumasabay na rin talaga siya sa mga modern features ng motorsiklo. Napakaganda rin ang styling niya sa gilid, Nedesis. Meron tayo ditong folding na rear foot peg para sa ating angkas. Nakasulat naman dito yung kanyang liquid cooling system. Very minimalist lang yung ating mga decals dito sa gilid. We have some lines over here na silver. Samurai 155 na nakasulat dyan. Samurai dito. EFI na rin siya kaya matipid na rin po ito sa gasolina. Sa mga magtatanong ay nandito rin po sa footboard yung kanyang pinaka-baterya. And kung makikita nyo, napaka-stylish na rin po at sporty na kanyang muffler, Nedesis, with some aluminum end cap pa. Ang ganda ng heat guard niya, di ba? Tapos, very neat yung design niya kasi meron na din po tayo ditong built-in na tire hugger. Naka-mono shock lang tayo sa likod, isa lang yung shock niya. Pero ito ang good news. Hindi pa ganito ang Honda Click 160. Naka-disc brake na po siya sa likuran. O di ba? Disc brake sa unahan, disc brake pa sa likuran. Ayan yung mga gustong-gusto natin sa motor. Di ba? Yung malakas yung braking power para sa mga sudden stops. 120x70x40 naman yung kanyang likuran na gulong. Matte finish na mags. Very stylish na rin siya. Sumasabay na rin sa mga ibang motorsiklo on this category. At saka maganda, tubeless na yung kanyang tires. So para naman dito sa kanyang pinaka-space dito sa unahan, Nedesis, makikita natin na meron tayong designated hook para sa ating mga pinamili dito sa may ating footboard. Tapos meron din siyang dalawang side pockets. Isa na fully open. At ang maganda sa kanya, Nedesis, of course, ay meron na din po siyang charging
charging port. Cable na lang ang kailangan mo is makakapag-charge ka na ng yung smartphone, both Android and iOS. Meron din siyang closed na glove compartment dito at titingnan natin, of course, kung kakasya yung aking iPhone 14 Pro Max 1TB fully paid. Okay, kasha. So kapag umuulan, very secure yung ating cellphone na hindi mabasa. Tapos kung mapapansin nyo, netizens, diikot na rin po yung kanyang pinaka opening dito sa unahan. Yung switch niya dito ay pwede mo itapat dyan para mabuksan mo yung seat dahil meron na din siyang built-in na seat button. Kung makikita nyo, netizens, yung kanyang pinaka upuan, meron siyang styling dito sa gitna na parang upuan ni Batman. And sa mga gilid-gilid niya ay meron naman talagang tunay na stitches. Pero nakakaganda lang ng design lalo kapag ka ganito na yung stock seat mo. Halos hindi mo na kailangan magpapalit talaga. Tsaka maganda yung finish ng kanyang seat cover, netizens, hindi tayo basta-basta madudulas. Meron din tayong konting hulma dito para sa ating angkas, and for the pillion ride naman, may kanipisan lang siya pero super kapal naman ng kanyang upholstery. Very sturdy din naman itong full assembly niya na grab bar, naka matte finish din siya. Isang buo lang siya, wala siyang yung parang mga sungay, which is for me ay pasok naman at bagay sa kanyang styling. Pwede din tayong magpalagay ng extra bracket dito just in case kung magpapalagay tayo ng top box. I highly recommend, ang pinakamagandang top box na ilagay dito ay yung ating hybrid top box. Meron tayo niyang plastic at meron ka bang iba't ibang choices ng colors. Para dito sa colorway na to, may highly recommend yung blueberry yung ikabit ninyo kasi bagay may touch siya ng blue. Available lang siya sa aming Nedi Shop. Pwede nyo kami i-visit personally sa aming Nedi Shop, Santa Rosa, Laguna, or i-click nyo yung Shopee link na nasa comment section. Para naman sa kanyang seat storage, netizens, very decent naman yung amount niya, but I don't think kakasya dito yung mga full face helmet. Better na lang kung merong mga nakatry na sa inyo na half face ay comment nyo dyan sa ibaba. Pero kung sakali man na gusto nyo mag-iwan ng helmet, ay meron naman siyang dalawang designated hooks dito sa may under seat para pwede nating isabit yung ating mga helmets. Napakalaki din po ng kanyang fuel tank capacity, netizens. Meron tayong 6.5 liters na fuel tank capacity. And of course, nandito rin sa kanyang ilalim na upuan yung kanyang pinaka fuel tank. So, malayo na mararating mo bago ka magpagas ulit. At dahil nga FI na siya, ay mas matipid na siya sa gasolina. Antayin nyo lang yung aking test drive review dito para sa actual fuel consumption. Pero sa mga nakakaalam ng fuel consumption, paki-comment na lang po dyan para makatulong tayo sa mga magtatanong. Tingnan nyo naman yung likod na bahagi, netizens. Sobrang futuristic ng kanyang LED na daytime running light. Mas aangat pa yan kapag ka nagpreno ka dahil may braking lights din po siya. Of course, meron din tayong designated na ilaw para sa ating plate and reflector, added visibility at night. Nakahiwalay din po yung kanyang mga turn signals na LED na rin. Tapos, ang maganda sa kanya is nakahiwalay din yung kanyang pinaka rear fender. Meron ditong parang nag-hold. Sakto lang yung nipis niya for aesthetic. Siyempre, extended siya hanggang dito para hindi din matalsikan yung mga nasa likod natin. O kaya naman yung pillion ride natin. Sound check naman natin, netizens. Lutong din ang tunog, kayang-kayang umarangkada. Gusto nyo ba ng test drive? Comment nyo dyan sa ibaba para gawa natin next vlog. So my height is 5'4", netizens. Kung makikita nyo, super tiptoe na ako sa motorsiklo na to. Walang exact numbers kung ilan yung kanyang seat height. Pero abot naman kahit na mga 5'4 in height na kagaya ko. At isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay meron siyang kill switch sa side stand. Meron din pala siyang ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus na magbibigay sa atin ng torque on the low speed and extra power on the high speed. So meron din siyang umpisa at dulo. Nakakatuwa kasi pati yung mga ganong technology ay nailalagay nila sa gantong motorsiklo. At magugulat kayo kung magkano lang ang presyo nito maya-maya lang. Tingnan naman natin yung kanyang engine, netizens. Meron tayong 4-stroke, liquid-cooled, 150cc na meron compression ratio na 10.6 is to 1 at bore and stroke na 57.3 by 58 millimeters. At with all the technology na nasabi natin kanina, ay meron itong maximum power na 10.8 kilowatts at 8,500 rpm at tumataginting maximum torque na 14 newton meter at 6,500 rpm. So napaka torque na rin at sapat yung power ng motorsiklo na ito kung pang daily drive mo lang din talaga, kung kakailanganin mo ng overtaking power at the same time kung kailangan mo to keep up to the pace kapag ka naglo-long ride kayo ng mga kagrupo mo. At dahil scooter nga ito ay automatic transmission ito, so gas and go ka na lang. May telescopic fork na suspension sa unahan at naka CVT or panggilid. Para naman sa mga magtatanong kung gaano kabigat ito, 108 kilograms po yung kanyang weight, netizens. So good na ito for beginners at actually napakagaan niya para sa kanyang category. Kaya ay no wonder kung mabilis ito sa arangkada kasi yung power to weight ratio ay talaga may advantage ang motorsiklo na to. Para naman sa overall dimensions ay meron tayong 1950 by 700 by 1090 millimeters. And of course, naka Euro 3 clean emission na rin po itong motorsiklo na to, kaya environment friendly na rin po siya. Medyo dahan-dahan na lang kayo at mag-minor sa mga halves or kaya naman ay shumetid dahil medyo mababa lang po yung kanyang ground clearance na 110 millimeters. Oh, nabilib na ba kayo sa mga specs and features ng Samurai
155 netizens. Kung nabilib na kayo, mas mabibilib kayo dahil pinagkasya nila ang lahat ng ito sa napakamurang presyo. Sa ngayon dito sa Luzon ay meron po itong SRP na 8,900 pesos. For me, napakasulit na yan para sa mga specs and features na pinakita ko sa inyo. At the same time, kung makikita nyo siya sa personal netizens, super premium ng kanyang quality. Nagustuhan nyo ko yung kanyang front face, especially itong pinaka-headlight. Tapos meron pa tayong black material dito on the middle na naging seamless all the way up here sa kanyang front visor. Overall aesthetic ay pasadong pasado siya sa akin. Pati na rin yung makina at saka yung mga modern features. Kaya kung naghahanap kayo ng motorsiklo na 150cc na talaga mapipiganin nyo yung inyong pinaghirapang pera, ay isa ito sa pwede ninyong tingnan at isama sa listahan ninyo. Ano masasabi nyo sa Samurai Netizens? Nagustuhan nyo ba siya? I-comment nyo naman sa ibaba. May iba pa ba kayong mga motorsiklo na gusto mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a heart. At para updated ka sa mga future motorcycle and car reviews natin, ay make sure na naka-follow at naka-subscribe ka dito sa ating page at channel. Yun lang, Netizens. Again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always.